So ngayon nga ang balita ay nagkapirmahan na sina Ryan Garcia at Gervonta Davis para sa kanilang April 15 Mega Showdown. Nagbigay ng komento ang isa pang top lightweight fighter na si Vasily Lomachenko sa kung sino ang sa tingin niya ay lamang sa laban. Ayon kay Lomachenko, ito raw ay si Davis. Mananalo raw si Tank dahil siya ay technical ang laro, may power, may speed at alam kung anong galaw ang dapat gawin sa taas ng ring. Saka sanay raw si Davis na lumaban sa mga mas malalaki sa kanya. Nang malaman naman ni Ryan Garcia itong pagkampi ni Lomachenko kay Davis, hindi na rin napighilan ni Ryan na magsalita. At ayon naman sa kanya, pagkatapos daw niya kay Gervonta, ano naman daw kaya kung wasakin daw niyang sunod itong si Lomachenko. Pero kung si Canelo Alvarez na dating kasamahan ni Ryan Garcia ang tatanungin, kampi rin siya sa opinyon ni Lomachenko. Magandang laban naman daw ito. May talento rin si Ryan, pero sa ngayon kapos pa raw siya sa experience, kaya sa tingin niya ang magwawagi ay si Gervonta Davis. Sa ngayon nga po ang record ni Ryan Garcia ay 23 wins, 19 KOs, habang si Tank Davis naman ay 28 wins, 26 KOs. Dito naman sa featherweight division, Manny Pacquiao versus Juan Manuel Marquez. Yan ang tingin ni Brandon Figueroa sa matchup nila ni Magnifico. Sa kanilang ang virtual press conference, sinabi ni Figueroa na hanga siya sa makakatapat na Pinoy at malaki ang inaasahan niya sa kanya. Aminado rin siya na malakas si Magsayo, pero ganoon din naman daw siya. Papatunayan umano ni Heartbreaker na kung anong ipinakita niyang lakas noong siya ay nalaban pa sa mas mababang timbang, ganoon din sa featherweight. Kung anong araw ang ekspektasyon ng mga boxing fans sa laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, ganoon din ang bakbakan nila ni Magsayo. Pareho silang may puso ng leon at pareho din silang gustong maging kampyon ulit. Pero hindi raw hahayaan ni Figueroa na may humarang sa kanyang plano. Pagkatapos umano ng laban, siya ang magtatagumpay. Saka pareho raw nilang nakatapat si Julio Ceja at si Magsayo bumagsak, samantalang siya ay hindi. Na kaya raw niyang saluhin ang mga malalakas na suntok ni Ceja at minsan hindi siya naalog. Partida pa raw dahil noong laban nila ni Ceja, overweight siya ng 4 pounds. Matagal na nga raw nakafocus sina Brandon kay Magsayo at nakita nga nila na sa laban niya kay Ray Vargas, frustrated siya at maiksi ang pasensya. Pinag-aralan daw nila ito at pinaghandaan sa kung paano nila magamit ang bagay na iyon para sila ay makalamang. Pero yun nga, dahil Malapakman versus El Dinamita para kay Figueroa ang laban, baka raw maging Fight of the Year candidate ang salpukan nila ni Magsayo. Samantala, breaking news mula sa Bangkok, Thailand. Nitong ang February 22, itinapat ang taga Negros Occidental na si Herlan Gomez kontra kay former two-time world title challenger Wicha Pulaikau o kilala rin bilang Pygmy Kukyet Gym. Ang labanan nga ng Gomez versus Pulaikau ay para sa bakanting Asian Boxing Federation Bantamweight Belt. Sa laban, bagamat lugi sa experience ang ating pambato, hindi naman ito halata sa galaw nilang dalawa. Matured kumana ang Pinoy, parehong maganda ang kanyang opensa at depensa. Sa huling minuto nga ng second round, namilipit na sa sakit at bumagsak si Pygmy dahil sa body shot. Ilang segundo pa ang lumipas, bagsak na naman ang Thai fighter matapos tumanggap ng follow-up. Sa third round naman, bagamat nakascore na nga ng dalawang knockdown sa previous round, na natiling maingat ang Pinoy. Kumaka naman siya ng malalakas na suntok, pero hindi bara-bara. Yung sakto lang, hindi nagpapabaya sa kanyang depensa. Dito rin sa round na ito, umiscore na naman siya ng isa pang knockdown. Sa round 4 naman, sa pang-apat na pagbagsak ni Pygmy, sumenyas na ang referee na tapos na ang boxing. Kaya si Herlan Gomez na ang bagong Asian Boxing Federation Bantamweight Champion. Dahil rin sa panalong ito ni Gomez, umakyat na sa 7 wins, 4 KOs, 1 loss ang kanyang kartada. Habang si Pygmy bumagsak sa 64 wins, 28 KOs, 20 losses, and 2 draws. Pro DJ Balita, Pinoy, Pinoy Boxing Pro.